Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Blood is thicker than water. Yan ang kadalasang naririnig natin lalo na sa usapang pampamilya. Ibig sabihin ba nito, maaasahan mo ang pamilya mo sa oras ng kailangan mo ng tulong? Pero iisipin mo ba na maging ang isang pamilya ay kayang magbuklod-buklod, magtulungan para gumawa ng isang krimen? Ganyan ang sinapit ng isang inosenteng dalaga mula sa Spain sa isang pamilya. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Helene Stapani Arias Moreno o tawagin nating Helen, 20 years old. Siya ay nagmula sa bansang Spain. Nag-aral si Helen ng kursong Business Administration. Sweet, mabait at masipag. Ganyan ilarawan si Helen ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bata pa lamang ang dalaga, mataas na ang kanyang pangarap. Gusto niyang magtayo ng mga negosyo para makatulong sa kanyang pamilya. Habang nag-aaral si Helen, nakilala niya ang lalaki na si Jose Alejandro Bodabilla, 20 years old. Ang tatay ni Jose ay si Juan at ang kanyang nanay naman ay si Claudia. Nagmula sa maikayang pamilya si Jose at sila nga ay nakatira sa isang malaking bahay sa loob ng isang subdivision. Subalit taong 2012, tila nagkaroon ng problemang pinansyal ang pamilya ni Jose. Ito ay dahil tinulungan ng tatay ni Jose ang kapatid niyang si Andrea. Baon kasi sa utang ang babae at walang pambayad ng renta. Nang magkakilala, naging malapit nga na magkaibigan sina Helen at Jose. At makalipas ang ilang buwan, nagsimula agad ang kanilang relasyon. Aprobado ng pamilya ni Jose ang relasyon niya kay Helen kahit na nag-aaral pa lang ang dalawa noon. Madalas din bumibisita si Helen sa bahay ng pamilya ni Jose at ganun din naman si Jose sa pamilya ni Helen. Gustong gusto si Helen ng pamilya ni Jose. Madalas pa nga magkasama sina Claudia at Helen sa salon para sa girl bonding. At isang araw, nagplano si Juan ng isang birthday party para kay Helen sa loob ng kanilang bahay. Subalit sa gitna ng kasiyahan, ilang miyembro ng pamilya ni Jose ang may lihim palang plano. Ang pangyayari. October 30, 2012, bandang alas 6 ng gabi, nag-aantay na si Jose at ang pamilya ni Helen sa bahay ng dalaga para sa isang party. Bago iyon, nakausap ni Jose ang kanyang girlfriend at nangako nga ito na siya ay papunta na. Subalit makalipas ang isang oras, nagsimula nang magtaka ang lahat. Hindi pa kasi dumadating ang celebrant na si Helen. Tinawagan at tinext ni Jose ang kanyang kasintahan na si Helen pero ni isang beses ay hindi ito sumagot. Tinanong ng pamilya ni Helen si Jose kung alam ba niya kung nasaan ang dalaga. Pero ayon sa lalaki, wala siyang idea kung nasaan ang kanyang girlfriend. Hanggang sa dumating na nga ang gabi pero wala pa ding Helen na dumating. Maging ang mga kaklase niya ay nagsimula nang mag-alala kung nasaan ang babae. Kaya naman, kumuha na ang mga kaibigan ni Helen ng isang poster tungkol sa missing person. Sa poster, inilagay nila ang larawan at mga detalye tungkol kay Helen. Pinakalat nila ito sa social media para makakuha ng impormasyon kung sino man ang nakakita sa dalaga. Agad namang nagsimulang maghanap ang pamilya at mga kaibigan ni Helen sa kanya. Pinunta nila ang lahat ng lugar kung saan ito pwedeng magpunta. Pero bigo nila itong mahanap. Dahil doon, kinabukasan ay nag-report na sa mga pulis ang tatay ni Helen para sa pagkawala nito. October 31, 2012, nakatanggap ang mga pulis ng ulat tungkol sa isang abandonadong kotse sa parking lot ng isang shopping center. Ang kotse na ito ay katulad ng sasakyan din ni Helen. Kinumpirma naman ng nanay ni Helen na ang kotse ay pag-aari nga ng kanyang anak
Sa loob ng kotse, nakita nila ang mga personal na gamit ni Helen kasama ang kanyang cellphone. Dahil doon, mas lalong nag-alala ang pamilya ni Helen sa nangyari sa kanila. Dahil katakataka na bakit iiwan ni Helen ang kanyang kotse at mga gamit sa loob ng sasakyan. Kalaunan nga ay dumating na din sa parking lot si Jose at ang kanyang pamilya. Agad na niyakap ni Claudia ang nanay ni Helen para ipakita ang kanyang suporta na pinagdadaanan ng pamilya ni Helen. Chinek ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nakita ang sasakyan dahil baka makakuha nga sila ng impormasyon doon. Ang kuha nga ng CCTV na ito ay hindi naman pa isinapubliko. Pero sa kuha ng CCTV, nakita ng mga pulis na dumating si Helen sa parking lot. Naupo ito sa isang upuan na tila may inaantay. Matapos ang 40 minutes, tumayo si Helen at may kausap sa cellphone. Hanggang sa dumating ang isang van at sumakay ang dalaga. In-interview ng mga pulis si Jose sa police station tungkol sa huling pag-uusap niya at ng kanyang girlfriend. Ayon sa binata, kaya ng October 30 ay nasa parking lot si Helen ay dahil kikitain ito ang kanyang stepmother na si Claudia at ang tita niyang si Andrea. Nang mga oras na iyon ay nasa bahay ng pamilya ni Helen si Jose dahil sinindo niya nga ang mga ito para sa birthday party sana ni Helen. Ayon kay Jose, dapat daw kasi ay babayaran ng kanyang stepmother na si Claudia ang $2,000 o almost 117,000 pesos na utang nito sa nanay ni Helen. Dagdag pa ni Jose, sinabi sa kanya ni Claudia at Andrea na nabayaran naman na nila si Helen. Pero hindi agad daw na deposit ni Helen sa bangko ang pera dahil naiwan ng dalaga ang kanyang ATM card. Matapos daw ang bayaran, iniwan na nga ni na Claudia at Andrea si Helen kung saan nila ito pinick up. Sa pagkakataong ito, gustong makausap ng mga pulis ang dalawang babae. Pero nagpresenta ang tatay ni Jose na samahan ang mga pulis sa kanilang bahay. Pagkasakay ng isa sa mga pulis sa kotse ni Juan, napansin nito ang masangsang na amoy mula sa loob ng van. Sinabi naman ni Jose na ginamit ng kanyang asawa ang van, pero hindi niya alam kung saan nagpunta ang asawa. Makalipas ang ilang minuto, narating na ng mga pulis ang Quintas de Gratimara, ang subdivision kung saan nga nakatira si Jose. Sa pagmamasid ng mga pulis sa loob ng bahay, napansin nila sa likod nito na tila may bagong hukay ng lupa. Nagtaka ang mga pulis dahil tanging ang parting lang iyon ang bagong hukay. Agad na humingi ng tulong ang mga pulis para sa mga taong maghuhukay sa lupa. At nang matapos na nga ang paghuhukay, laking gulat ng mga pulis na natagpuan nila sa hukay ang labi ng isang babae. Ang babae na iyon ay walang iba kundi ang nawawalang si Helen. At dahil sa pagkakadiskubri, agad na inaresto ng mga pulis ang tatay ni Jose na si Juan, ang stepmother niya si Claudia at ang kanyang titang si Andrea. Para sa mga investigador, wala nang ibang gagawa ng krimen kundi ang mga taong nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang labi ng biktima. Hindi naman inaresto si Jose ng mga pulis dahil nasa bahay siya ng pamilya ni Helen nang mangyari ang krimen. Ang investigasyon. Sa paghahalughog ng mga pulis sa loob ng bahay, nakita nila ang isang drawing. Nakasulat sa drawing ang mga katagang, "Nawala sa akin ang pinakamamahal ko." May drawing ding ito tulad ng tinamong mga pinsala ni Helen. Base sa autopsy, pinsala mula sa martilyo ang ikinasawi ni Helen. May mga buhok na nakita sa labi ng biktima na hindi naman kanya. May senyalis din na nanlaban pa si Helen sa mga taong umatake sa kanya. Ayon naman sa guard ng subdivision kung saan nakatira si Juan, October 30, bandang alas 11 ng umaga, nakita niya si Claudia at Andrea na sakay ng isang van na pagmamay-ari ni Juan.
Dagdag pa ng guard, sinabi umano sa kanya ni Claudia na kapag hinanap siya ng kanyang asawang si Juan, ay sabihin daw umano ng guard na hindi niya nakita si Claudia na umalis at bumalik sa subdivision. Nagduda naman ang guard sa ikinilos ni Claudia. Kaya sinundan niya ang van na sinakyan ng ginang papasok ng subdivision. Nang nasa tapat na ng kanilang bahay, nakita umano ng guard na may ibinaba sina Claudia at Andrea na malaking itim na bag. At pinasok nga nila ito sa loob ng bahay. Ayon naman sa isang kasambahay, matagal nang nagpahukay si Claudia sa likod ng bahay dahil maitatanim nga daw itong isang malaking puno. Pero dumaan ang mga araw, wala naman daw itinanim si Claudia. Nang araw nga ng krimen, pinaalis umano siya ni Claudia sa bahay. At pag uwi ng kasambahay, naabutan niya umanong bagong ligo sina Claudia at Andrea. Napansin din niya na bagong linis ang van at ang naglinis nga ay ang dalawa na kahit kailan ay hindi pa naman nila ito ginawa. Sa cellphone naman ni Helen na nirecover ng mga pulis, napag-alaman nila na si Andrea ang huling kausap ng dalaga bago siya mamatay. Nalaman din nila na noong October 31 ng umaga, kinausap ni Claudia ang pamilya ni Helen. Sinabi umano ng babae na ibenta na nila ang lahat ng kanilang ari-arian para kung sakali ay may ipangbabayad sila ng ransom. Pakiramdam daw kasi ni Claudia ay kinidnap si Helen. Pero para sa mga pulis, ang sinabi na iyon ni Claudia ay tila katakataka. Nakausap naman ng mga pulis ang mga sospek na sina Claudia, Andrea at Juan. Lahat sila ay itinatanggi ang krimen. Paiba-iba ang statement ni Claudia kada kakausapin siya ng mga investigador. Sinabi niya na hindi siya umuwi sa kanilang bahay na mga oras na nangyari ang krimen. Ayon naman kay Andrea, nakausap niya ang kanyang hipag na si Claudia na samahan siyang kitain nga si Helen. Nang sinundo nila si Helen, inutusan siya ni Claudia na siya na lang ang mag-drive ng sasakyan. Nagulat na lang umano si Andrea nang nasa likod na sila ng kotse ay sinakal na ni Claudia si Helen. Na-stress daw si Andrea sa kanyang nakita kaya nang sila ay nakauwi, uminom daw siya ng gamot hanggang sa makatulog. Idiniin ni Andrea na natutulog siya nang patayin ni Claudia sa banyo si Helen. At sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa si Andrea kundi sumunod sa kanyang hipag. Tinulungan niya itong ilibing ang labi ni Helen. Wala namang naging pahayag si Juan tungkol sa nangyaring krimen. Kinasuhan sina Juan, Claudia at Andrea ng kidnapping, deprivation of liberty at murder. Sila ay ikinulong habang naghihintay ng trial. Duda naman ang mga pulis kung nagsasabi nga ba ng totoo si Jose. Para sa kanila, imposibleng walang alam ang binata sa ginawa ni na Claudia at Andrea. Nalaman nilang umalis pala saglit si Jose mula sa bahay ng pamilya ni Helen at umuwi. Mayat maya din kausap ni Jose si Claudia at Andrea bago at pagkatapos mawala ni Helen. Tinanong ng mga pulis si Jose kung bakit mayat maya niyang kausap sina Claudia at Andrea. Pero hindi na nagbigay ng sagot ng binata. Idininay naman ni Jose na siya ang gumuhit ng drawing na natagpuan ng mga pulis. Ayon kay Jose, bukod sa pera ang motibo kaya nagawa ni Claudia at Andrea ang krimen, ay dahil baliw nga ang mga babae at sila ay baon sa utang. May nakuha namang ebidensya ang mga pulis na nag-text si Jose kay Andrea at tinanong na kamusta siya. Pinakita ng mga pulis kay Jose ang numero ng huling tumawag kay Helen at ito ay si Andrea. Sinabi ng lalaki na hindi niya alam kung kaninong number iyon. Pero nang subukang tawagan ng mga pulis si Jose gamit ang cellphone ni Andrea, lumabas sa cellphone ni Jose ang pangalang Tita. Taliwas sa sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang may-ari ng numero. Dahil dito, inaresto ng mga pulis si Jose ng November 6, 2012.
Para sa mga pulis, sangkot ang binata sa pagpatay ng kanyang kasintahan. Naglabas naman ng statement si Jose. Sinabi niyang mahal na mahal niya si Helen at hinding-hindi niya magagawa ang ibinibintang sa kanya. At iginiit niya na tanging si Claudia at Andrea lang ang gumawa ng krimen. Ang trial ng kaso. November 15, nagsimula ang trial sa korte. Ipinakita ng prosecution ang mga ebidensya nila laban sa apat na mga suspect. Kasama doon ang mga gamit ni Helen na nakuha sa bahay ni na Claudia. Nagmatch din ang DNA at buhok na nakuha sa labi ni Helen kay Claudia at Andrea. Ayon sa prosecution, matagal na ang pinaplano ng dalawa ang krimen. Ayaw na daw kasi ni na Claudia at Andrea na bayaran ang mga inutang nila sa pamilya ni Helen. Sa kadahilan ng patong-patong na nga ang utang ng dalawang mga babae. Matapos ang trial, napatunayan si Claudia at Andrea at Jose na guilty sa pagpatay kay Helen. Samantala, si Juan naman ay napawalang sala at nakalaya dahil wala namang nakitang ebidensya na siya ang isangkot sa krimen. Hinatulan si Claudia at Andrea ng 40 years na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Si Jose naman ay hinatulan ng 26 years na pagkakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Hindi naman pumayag si Juan sa hatol sa kanyang anak na si Jose. Nangako siya na ilalaban niya ang kaso ng kanyang anak. Taong 2015 nang mabigyan ng probation si Jose. At taong 2016 nang tuluyan nang ibasura ang kaso laban kay Jose. Napakasakit para sa pamilya ni Helen ang nangyari sa kanya. Hindi nila akalain na ang pamilya ng boyfriend ng dalaga ang gagawa pa ng masama sa kanya. Tinulungan na nga daw nila ang pamilya ni Jose, ngunit ganun pa ang isinukli sa kanila. Hindi sila masaya na napalaya si Jose dahil para sa kanila may kinalaman talaga ang lalaki sa nangyaring krimen. Kung ikaw ang tatanungin, tingin nyo ay may kinalaman kaya si Jose sa pagpatay ng kanyang girlfriend na si Helen o talagang inosente siya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!